Hello YouTube viewers, this is Aris Tena. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, wala namang bayad. Click nyo na yung subscribe button sa baba, pati yung notification bell icon para lagi po kayo updated sa aking mga in-upload na vlog. Okay, para dun sa mga kukuha ng lisensya at mga naguguluhan about restrictions, share ko lang sa inyo yung naging problema ko dun sa pagkuha ng lisensya. So, bali kasi sabi nung iba, kapag daw 4 wheels ang kinuha mo restriction, pwede ka na magmotor. At sabi naman, pagka motor lang, hindi ka pwede mag-four wheels. So, tama naman. Kaya lang, kailangan mo lahat pagdaanan. Kasi yung nangyari sa akin, nag-four wheels agad ako, yun ang inaaral ko sa driving school. So, pagdating kay LTO, ano nangyari? Four wheels lang pala yung pwede kong i-drive. So, yung restriction ko kasi is B, dati, 2. Iba na restriction code, A, A1, B, B1, gano'n na po. Hindi na 1, 2, 3. So, akala ko naman, kasi yung sabi dati doon sa driving school, doon sa pinag-aralan ko ng TDC, is pag basta 4 wheels ka, pwede ka na magmotor. Kaya lang, nung makakuha na ako ng license sa LTO, napagalaman ko na yung pala, kailangan lahat pagdaanan mo. Kung gusto mo mag-drive ng motor, saka ng 4 wheels, kailangan pareho mong aralin sa driving school. Kasi ngayon, required na ang pag-aaral sa driving school ng PDC. Kailangan mo ng certificate. So kung kayo po ay nag-4 wheels din agad, sorry, hindi kayo pwede magmotor. Kailangan nyo muna maghintay ng another 1 year para makapagdagdag ng additional restriction for motorcycle. Pero kung motorcycle ka ngayon, wala nang problema kung motor lang itadrive nyo. After 1 year, pwede kayo magdagdag ng restriction for 4 wheels. So ganun po ngayon kahit PGLTO, after a year pa kayo bago makapagdagdag. At akala ko ako lang, pero hindi lang pala. Marami din ako nakita sa Facebook na ang naging restriction nila ay B. So nagtatanong din sila kung pwede daw ba sila magmotor. At yun nga, ang dami nag-reply na hindi daw pwede. Kailangan talaga ay A and B ang restriction sa driver's license. So, nag-message din ako sa page ng LTO at nagtanong ako sa driving school, hindi daw talaga pwede. Para hindi po kayo magka-problema, para pwede nyo mag-drive, kailangan pagpunta nyo pa lang ng driving school for PDC, enroll nyo na pareho. Yun nga lang, talaga magastos. Magagastos ka sa PDC ng motorcycle at gagastos ka ng PDC sa 4 wheels. So, baka abuti ng 10 or mahigit, depende sa driving school, baka abuti ng 15,000. Certificate pa lang yun, bukod pa yung pagkuha mo ng lisensya. So, bago po kayo kumuha, ay talagang inyo munang alamin kung ano ba talaga yung itadrive nyo at ano yung gusto nyo maging restriction. Para hindi naman sayang effort, pagod, gastos, na ilalaan nyo yung time sa pagpila, di ba? So, yun lang po. Shinare ko na yung naging experience ko sa pagkuha ng license. So, ayun, maghihintay ako ng 1 year bago makapag-drive ng motor. Sabi nyo iba, lakasan ko doon ng loob. Kaya lang, pag nahuli ako, bayad talaga. May violation. So, thank you for watching. I-click nyo po yung subscribe button. Wala namang bayad. Thank you.